Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Ricardo Enrile from Amazing Grace Baptist Church. At ngayon pong umaga ay dadako po tayo sa ating pong morning devotion. Para po sa ating teksto, ngayon pong umaga ay buksan po natin sa Book of Psalms chapter 1. Okay, Psalms chapter 1, it says, "Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Inyo po, Panginoong Diyos, kaming gabayan at samahan at pangunahan sa umagang ito. Ikaw pong aming pagtitiwalaang kumilos at mangusap sa bawat isa. Takpan mo kami ng iyong kapangyarihan at ng banal mong dugo, Panginoon Diyos. Titiwala ko po sa inyo ang lahat pong ito. Ito po aking panalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Okay, ngayon pong umaga ay pag-usapan po natin, the man that God blessed. Ang isang taong napagpala ng Panginoong Diyos. O ang mapagpapala ng Panginoon na tao. So dito po ay alam ko at ang bawat isa sa atin, and maski ako ay nagnanasa ng pagpapala ng Panginoon. Lahat po tayo. Walang sino mang tao, pag tinanong mo, gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? sino pang ayaw magpapala ng Panginoong Diyos? Diba? Lahat po tayo ay naghahangad ng mapagpala ng Panginoon. By the way, ito pong salitang binasa natin kanina doon sa unang-unang salita. Blessed is the man. Okay? Inumpisahan po doon sa yung word blessed, sa original pong salita ay ito po ay ang ibig po sabihin nito ay eser, sa Hebrew word po 'yon, no? Originally, yung po ay the word eser, ang ibig mo sabihin noon ay happy. Okay? At doon sa Book of Psalms, no? Chapter 119, no? Ng pinakamahabang chapter, no? Ng Book of Psalms, okay? Ay yung umpisang-umpisa, binuksan po doon sa word blessed. Okay? At kung makikita rin po natin sa Book of Job, chapter 5, verse 17, may salita po doon, ang sabi doon, "Happy is the man whom God corrected." Okay, naalala natin, di ba, yung buhay ni Job na sinubukan ng Panginoong Diyos at nandoroon po. Ang sabi doon sa talatang iyon, "Happy is the man whom God corrected." So, ibig po sabihin, yung blessed po at saka yung word na happy, eh magkapareho po ng ibig po sabihin doon po sa talatang iyon. So, that means to say, ang Panginoong Diyos, sa bahagi po ng kanyang gusto mapagpala, eh naroon po ang isang katiwasayan, kasiyahan. Natandaan po natin, ang pagpapala ng Diyos, eh hindi po lamang po base sa material o sa pera, o sa anumang pong mga property na magkaroon po tayo. Yung po ay isang pagpapala na ang ibig sabihin o yung kasiyahan at kasapatan ng ating buhay. Okay? At sa talatang ito na ating binasa sa Book of Psalms chapter 1, ay makikita po natin ang napakalaking bagay at magandang maunawaan natin. Sabi doon, "Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seateth in the seat of the scornful." So una po sa lahat, tayo na maghahangad o naghahangad ng pagpapala ng Panginoon, eh una po ay magkaroon talaga tayo ng desire. No? The desire to walk wisely. Let's walk wisely, no? Sa Panginoong Diyos. Sa Book of Ephesians, chapter 5, no? Doon po, may binanggit po doon na that you walk circumspectly
not as fools, but as wise. Diba? Ephesians chapter 5, verse 16, 17, and 18, binanggit din po yun, yung mga talatang yun. No? Sabi niya, redeeming the time for the days are evil. Ay, wag mo tayong talagang ang lakad po natin na maging maayos. No? Let's understand what the will of the Lord is. Anong sabi po doon? So dito po, makita mo na, let us desire. Maghangad tayo. No? Hindi ho tayo mapagpapala ng Panginoong Diyos kung hindi ho tayo maghangad. I mean, the Lord must see the desire of our hearts, okay, to be blessed, di ba? Nais po natin pagpalain, eh, talagang yun po, eh, may hangarin ang Panginoon sa pagkanakita sa ating puso, no? Sabi ng Book of Psalms 37, di ba? Desire, di ba? Yung maghangad po tayo sa Panginoon. Delight thyself also in the Lord. He shall give you the desires of thine heart. Okay? So, una po sa lahat, yung pong bahagi na ating makita, desire to walk wisely. So, paano po natin magagawa yun? Noong sabi nito, no, sa biyaya ng Panginoong Diyos, eh, lumakad tayo na maayos. Okay? Lumakad tayo na maayos. So, pangalawa, hindi lamang po yun, let us depart from the workers of iniquity. Depart from it. Not only desire to walk wisely, but you have to walk. Okay? I mean, to depart. Okay? To depart from the workers of iniquity. Sabi nito, standeth not in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Huwag po tayong lumakad doon sa mga masasamang kasama. Huwag po tayong makisunod, makiupo, o tayo po ay mabuhay ng kasama nilang gumagawa ng kasamaan. Tanda po natin sa 2 Corinthians 5:17, we are created new, no? All things, sabi ng Panginoon, if you are in Christ, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. So, desire to walk wisely, depart from the workers of iniquity, and then thirdly, let us delight in the law of the Lord. Delight in the law of the Lord. Now, verse 2, sabi nyo, but his delight is in the law of the Lord, and in his law, that he meditate day and night. So, daily po ito. No? Remember the book of Joshua, Joshua chapter 1, verse 8. Sabi po doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Now that is a blessed life. No? Yung buhay na mapagpala, no, ng Panginoong Diyos. Let us delight, okay, ourselves in the law of the Lord. Okay? Mabuhay tayo nang mayroong pagnanasang mapagpapala ng Panginoong Diyos. Lumakad tayo sa lakaran na gusto ng Panginoong Diyos. Lumayo tayo sa mga taong hindi gagawa ng kabutihan at hindi magkakaroon ng tunay na pagsunod sa Panginoong Diyos. At magalak tayo sa salita ng ating Panginoon na araw-araw, no, bigyan po natin ng pansin ito, pahalagahan, bigyan po ng tunay na pangunguna sa ating buhay, sapagkat dito po natin makikita na ang ating buhay na may gabay at patlatuntunan ng gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. Mga kapatid, ngayon pong umaga, I wish na ating pong mabigyang pansin ang nais na ito ng Panginoon at nais natin na mapagpala ng ating Panginoon. Okay? Let us desire to walk wisely. Let us depart from the workers of iniquity. And let us delight in the law of the Lord. Amen. That God bless. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Patuloy ka po namin itinataas. Kumilos ka po sa puso ng bawat isang nakapakinig at kayo po ang aming binibigyang kapurihan. Takpan mo ng iyong banal mundugong patuloy po, Panginoong, bawat kinilalagyan ng aming mga kapatirang ito. Sa iyo po ay titiwala namin ng lahat. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon.